Welcome to Kuya Badong Tutorials. So today, I'm gonna teach you how to add VPN on your browser. Okay, paano nga ba ito ginagawa? So ako dito, meron na akong naka-install or naka-add na VPN extension. So, enough ko lang muna siya. And what we are going to do now, tatanggalin ko muna siya guys, kasi ipapakita ko sa inyo kung paano i-install ang ating VPN. So, i-remove ko muna siya guys. If you are removing, kung may luma kayong VPN extension na gusto nyo palitan, so this is the way how remove it. Ayan. So remove nyo lang sa inyong extension. So may lalabas din mga instruction. So iano lang natin. Ibabalik din naman natin yun. So ayan. And now we have no extension at all in our browser. Okay. And this means that our browsing activity on the web is not safe, dahil prone tayo sa mga trackers and sa mga phishing apps. Yeah, pwedeng ma-hack yung ating mga credit card accounts and yung mga email accounts natin, pwede yung ma-hack. Okay, so how to do it? Let's go. And so, all you have to do is to search. Okay, to search your desired VPN extension, for example. Oh, anyway, mayroon tayong dalawang paraan kung paano i-add yung VPN extension. The first one is searching the VPN here on the search box. And number two is manually add VPN extension here on this three dot on the upper right of your browser. So I prefer searching my own VPN browser here. And I have done a lot of research about the best VPN. Kung hindi nyo pa naman po alam kung paano or kung ano ang ilalagay nyong VPN, type nyo lang dyan guys ito. Type nyo dyan, top 10 best VPN extensions. Then, lalabas na yung mga suggestion dyan. So, I prefer using VPN Unlimited. Okay? VPN Unlimited. So, if we gonna check our If we gonna check our location, our IP address, ito yung magiging IP address natin. It's located in somewhat area in the country. Okay? Kung saan kayo nandoon, yun yung inyong IP address. Kung halimbawa, nasa US kayo, iba yung IP address ng location sa US. So, ayan. Dahil kailangan hindi tayo matrack ni YouTube kung tayo ay nagpi-play ng ating mga sariling videos. Anyway, papaliwanag ko bakit nga ba kailangan natin maglagay ng VPN extension, guys. Sa mga YouTuber na gustong umangat sa watch hour na piniplay yung kanilang video, hindi kayo basta-basta makakapag-play ng video sa isang device, sa isang desktop. So, para mangyari yon, para maging valid, kasi gaano man kadami ang browser nyo dyan, kung walang VPN extension, ang IP address nun ay iisa lang. So, ayan yung titingnan ni YouTube, kung iisa lang ba yung location. So, pag nakita ni YouTube na iisa ang location nyo, kahit gaano pag kadaming browser nyan, playing at the same time, ika-count niya yon as one. Views lang ang madadagdag sa inyo. Pero yung watch hour, iisa lang ang count. So, if you are playing 12 or 5 accounts, nagpi-play ng 1 hour, so supposedly dapat meron kayong 5 hours, makakount lang yon as 1 hour. Okay. So, sayang kung wala kayong VPN extension. To check if you have VPN extensions, mayroon naman yung mga logo dito. Lalabas yan dyan, mga logo dyan. Okay?
kung hindi naman kayo sigurado, tulad nga sinabi ko, check here sa 3 dots na to. Lalabas niyan dyan. Meron ditong lalabas na more tools and then extensions. Then pag clinic nyo yan, mare-redirect kayo dun sa extensions nyo. So yan, makikita nyo kung wala kayong extension. And what we are doing now is adding extension para magkaroon tayo ng extension sa ating browser. Okay, so let's go. So I have searched my own VPN extension. I prefer using VPN Unlimited. So ayan, click nyo lang si VPN Unlimited. Pwede nyo yung gamitin ito guys as your VPN extension kasi safe and very efficient. Very ano din siya, napakadaling i-install. Okay, so let's go. Tandaan nyo yung ating ano guys ha, tandaan nyo yung ating, anyway, tandaan nyo yung ating IP address. This IP address, ayan, tandaan nyo yun guys. Okay, kapag kumana yung ating VPN extension, mag-iiba yan guys. So yan yung ating ima-manipulate. So unlimited, go back here, and then punta tayo dito. So ito lang yung kiklik natin, add to Chrome, then add extension. Ganyan lang siya kabilis guys. So iti-check niya yan. Now we are done adding extension to our browser. Pero hindi pa yan guys, hindi pa yan totally working. Nag-add lang tayo guys, hindi pa yan nawo-work, hindi pa mababago yung ating IP address. So what you gonna do next is going to your icon here at the upper right, katabi po ng ano, left side ng inyong account. Puntahan nyo yan guys. Ayan, tapos pin nyo yung in-add nyong VPN extension. Lalabas na yung icon nya dito. Okay, lalabas na yung icon nya dito. Meron naman mga VPN extension na hindi na lumalabas yung icon. So, i-manage extension na lang. So, dahil lumabas yung icon dito, dito natin siya isi-set. Okay? So, ayan. Ito na yung ating VPN. Pag lumabas dito, in-next nyo lang. And next. And start. Okay? Now, our browser location is on Amsterdam. Anyway, pwede mo yan baguhin. So, ito yung several options na pwede mong gamitin. Windhoek, Moscow, Berkshire, Singapore, Amsterdam, Paris. So, I prefer using Singapore. Okay, naka-Singapore na siya guys. Our browser is in Singapore. But we need to turn it on. Kailangan natin yan i-on. So anyway guys, kung gusto nyo ma-unlock itong mga nakalock na ano yan para magamit nyo, kung gusto nyo magamit yung mga nakalock na yan, so you will be asked to avail their premium package. Pag nag-avail kayo ng premium package, may bayad yan guys, monthly. So mayroon kayong privilege na magamit itong mga nakalock na countries dito. Pwede nyo yung gamitin, pwede yung CEO, and pwede nyo yung magamit lahat, mag-o-open, mag-unlock. So, dahil free VPN lang tayo, at wala akong balak mag-upgrade, ayan, dito lang ako mamimili sa mga available accounts. So, I prefer using Singapore. Then, click nyo lang yan, then Singapore, then i-on nyo to. And connecting once you are connected, makikita nyo dyan yung status nyo na kung saan kayo naroon. So ayan, nasa Singapore yung inyong location. Once na na-track yan ni YouTube na nasa Singapore ang inyong location ng browser, and the main account nyo ay nasa Philippines yung location, so madedetect niya yan na iba yung kanyang location. So ika-count niya yan kasi magkaibang location ang nagpi-play ng video. So okay guys, do I make it clear? So let's go. Let us check naman kung gumagana yung ating VPN extension. As I have said before, puntahan lang natin yung ating search box and i-search lang natin itong IP address natin. And there you go. Diba guys? Ito na yung IP address natin. Yan kanina ay
52.198 something like that. Pero yung naging output niya ngayon is 51. Okay? Kung gusto yung i-playback, kung gusto yung maka-sure na gumagana yung ating VPN extension. Okay? So, working yung ating VPN extension. So, continuous lang guys to succeeding browsers na mayroon kayo. Ganon din guys. Pwede nyo gamitin din ito sa isang browser, sa iba pang browser. Pero hanggang kung ilan lang yung available dito. Ayan. Kung meron kayong 6 na browser, itong 6 na browser na to, itong 6 na location nito ang gamitin nyo. And if you are planning to avail their premium package, mas maraming kayong magagamit na bansa, pwedeng itong VPN extension na to ang gamitin nyo sa iba't ibang browser guys. So yun. And now, nalaman na natin kung paano magtrabaho itong si VPN extension. Ayan. Yun po ang kanyang halaga. And trackers, kung meron man mga trackers na magta-track sa inyong location, ayan, dadalhin ng VPN extension yung mga trackers sa location na. So ito yung makikita nilang location, which is located at Singapore. So bahala silang maghanap dun kung saan dun sa Singapore. Okay? So yun lang guys. Thank you so much sa panonood at sana po ay nakatulong ang ating tutorial na ito para sa inyo guys, sa mga nagtatanong po paano mag-add ng VPN. Be careful din po kasi may mga VPN na nagpapalag ng ating PC. Guys. So, bago kayo mag-add, i-search nyo muna guys. I-search muna, sabi ko nga sa inyo, top 10 VPN extension. Mag-search muna kayo and unan yung titingnan ay yung kanyang ratings. May mga ratings yan guys. Yung best suggested ratings, yun ang piliin nyo guys. Kasi yun ang madalas gamitin ng mga tao. So, meaning efficient at madaling gamitin guys. So, yun lang guys. Good luck sa inyong browsing activities. Sana po ay natulungan kayo sa tutorial natin ito. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag po kalilimutan mag-subscribe sa channel ni Kuya Batong Tutorials at i-hit din po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na tutorials. Yun lamang po. Maraming salamat. And see you again next tutorial.